sa pagpapatuloy ng init sa magdamag. Habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan ay sinabi ni Rita kay Maggie na parang may ibang kinikilos ang kanyang asawa na si Peterson. Dagdag pa nito kung sa tingin daw ba ni Maggie ay tumigil na si Peterson sa pag-iimbestiga sa kanya. Sinagot naman siya ni Maggie at sinabing hindi niya daw umano alam at dapat daw ay huwag na iyon isipin ni Rita dahil pag dumating na daw ang donor ay magiging buong family na sila. At dapat daw ay hindi na may stress pa si Rita. At yun naman ay sinang-ayunan naman ni Rita. Habang sa dating boarding house na tinitirhan naman ni Tope, ay may isang lalaking lumapit sa landlady at tinanong kung kilala ba nito si Doc Tope. At may nais lamang daw itong itanong tungkol kay Doc Salcedo. Habang si Peterson naman ay sinagot si Doc Tope na anytime daw ay pwede na niyang anakan ang kanyang asawa na si Rita. At ibinigay na nga ni Peterson kay Doc Tope ang papel na dapat niyang pirmahan. At yun nga ay binasa muna ni Doc Tope ang nakasulat dito. Habang tinititigan ni Tope ang papel ay sinabihan siya ni attorney na nasa kabilang page ang kasulatan tungkol sa bayad. Ngunit agad namang sinagot ni Tope na hindi niya daw umano kailangan ng pera. Kaya binigyan na lamang siya ni Peterson ng kopya para sa IVF procedure. Tugon pa ni Tope na darating daw umano siya pagsisimulan na ang IVF procedure at umalis na ito. Habang si Peterson naman ay tuwang-tuwa naman sa kanyang narinig. Habang sinahanat Kiko naman ay sinabihan ng isang waitress na kagabi pa daw umano sila sa restaurant at puro kape at tsaan na lang daw ang kanilang in-order. Kaya umorder na sinahanat Kiko ng Topsilog. At bigla naman tumawag ang kanyang kaibigan at pinalita na wala na daw ang kanyang kuya sa bahay at bumalik na ito sa baryo. Habang si Peterson naman ay pinagmayabang kay attorney na wala daw talaga umanong tumatanggi sa kanya. At yun naman ay ikinabilib ni attorney. Dagdag pa ni Peterson ay baka daw naisip ni Tope na may utang ng loob ito kay Peterson dahil sa pagtulong nito sa barangay Talisay. Tugon naman ni attorney ay hindi pa daw ito tumanggap ng bayad. Agad naman siyang sinagot ni Peterson at sinabing sa simula lamang daw iyon at darating din na araw na maniningil si Doc Tope. At handa naman daw si Peterson pag dumating ang araw na iyon. Habang si Doc Tope naman ay bumalik na nga ng barangay Talisay at baka sa kanyang mukha ang pagka-bad trip. Habang binabasa ni Tope ang IVF procedure document ay baka sa kanyang mukha ang lungkot habang inaalala ang sinabi ni attorney na ang sperm donor ay hindi pwedeng mag-request or mag-demand ng visitation sa bata. Habang si Peterson naman ay masayang ibinalita kay Rita na matutuloy na daw ang kanilang IVF procedure dahil pumayag na ang sperm donor. Natuwa naman si Rita sa kanyang narinig sabay niyakap nito ang kanyang asawa. Habang si Tope naman ay nabasa niya na bawal daw sa sperm donor ang mag-take ng medication para daw ay hindi maapektuhan ng sperm production. Ang biglang sumpungin siya ng kanyang sakit sa balikat. Nang kinuha na niya ang kanyang gamot, ay naalala niya na bawal pala siyang mag-take ng medication kaya tinapon na lamang niya ito. Habang ang kaibigan naman ni Hannah ay inabot kay Kiko ang number ni Tope. Dagdag pa nito, natawagan na daw nito agad si Tope at baka daw bayaran na ng buo ang utang ni Hannah sa kanya. At agad namang sumang-ayon si Kiko. Pagkadating naman ni Hannah sa kanyang shop ay nagtaka siya kung bakit wala doon si Kiko. Agad namang inamin ng kanyang kaibigan ang nagawa nito. Muli nga nagkita sina Tope at Kiko. Agad namang inabot ni Tope kay Kiko ang 50,000 pesos. Ngunit sinabi ni Kiko na sobra-sobra na daw ang binigay ni Tope dahil bayad na daw umano ni Hannah ang iba. Ngunit sinabi ni Tope na sinadya niya daw talaga umano na dagdagan dahil pambayad na daw umano iyon sa perwisyo na dala ng kanyang kapatid. Ngunit pilit pa rin ayaw tanggapin ni Kiko ang sobra. Kaya sinabihan siya ni Tope na bayaran na lang daw niya umano pag nakaluwag-luwag na siya. At ayaw daw ni Tope na doon siya nakitira sa shop ng kanyang kapatid. At sumang-ayon naman si Kiko at nagpasalamat ito. At humingi na din ito ng pasensya. Pati na din si Tope ay humingi na din ng pasensya kay Kiko dahil sa pagsapak nito. Sabay umalis na si Tope. Habang sina Peterson at Rita naman ay pinag-uusapan kung ano ang ipapangalan nila sa kanilang magiging anak at kung ano ang gusto nilang maging pag lumaki ng kanilang anak. Hanggang sa dumating sa punto na tinanong ni Rita si Peterson na kung paano daw pag hindi maging successful ang IVF. Agad naman siyang sinagot ni Peterson at sinabing susubukan daw nila ulit hanggang sa maging successful. Dagdag pa ni Peterson ay sigurado daw talaga siya na magiging successful ang IVF procedure nila.
at nagpunta na nga sina Peterson at Rita sa isang doktor para sa gagawin nilang IVF procedure. At nakapag-set na nga sila ng araw at oras at pinarmahan na nga ni Tope ang kasunduan at tuloy-tuloy na nga daw ang kanilang gagawing IVF procedure. At sinabihan siya ni Peterson na itetext na lang daw umano sa kanya ang iba pang detalye at umalis na nga si Tope. Habang sa ospital naman ay inaayos si Tope ang mga gamit ni Paulina. At dito na nga ay inamin ni Tope kay Paulina na pumayag na siyang bigyan ng anak si Rita at Peterson. At yun naman ay ikinagulat ni Paulina. Ngunit biglang napaisip si Paulina at sinabing pag lumaki na daw umano ang bata ay maghahabol si Tope sa bata at kinagantihan niya daw umano si Rita. Hindi naman nagkamali si Paulina sa kanyang naisip at sinabi nga ni Tope sa kanya na simula sa araw na iyon ay tigilan na nila ang pagiging miserable. Hindi daw nila umano deserve ang ganon. Nagpunta na nga sina Tope, Peterson at Rita sa ospital kung saan gagawin ang IVF. Narito ang mga dapat abangan sa susunod na episode ng Init sa Magdamag. Pinigilan ni Paulina si Tope sa kanyang gagawin. Magkikita si Rita at Tope sa ospital. Peterson may nalaman tungkol sa nakaraan ni Rita at Tope. Matutuloy kaya ang IVF pag nalaman ni Peterson na may nakaraan sa kanila ni Tope at Rita? Kaya like and subscribe para lagi kayong updated. Salamat and God bless! I'm walking